Good day mga sir, sa inyong episode ng ating vlog, ang pag-uusapan natin ngayon kung paano magtono ng panggilid at papaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana ang CVT o tinatawag natin na Continuous Variable Transmission. So ang panggilid mga sir, ito ay tinatawag na CVT. Dito sa atin sa Pilipinas, ang tawag is panggilid. Tinawag siyang panggilid dahil nasa left side siya o bandang baba ng makina ng ating mga scooter. Ang panggilid, nakikita to sa lahat ng klase ng automatic scooter. So ang scooter CVT parts ay binubuo ng dalawang malaking pyesa. So madalas ang tawag dito mga sir is driven pulley para sa unahan, at sa bandang hulihan, ito yung tinatawag nilang rear pulley. Madalas na term sa atin is pulley set, and then sa huli is yung torque drive. Ang term na gagamitin natin is front pulley tsaka rear pulley o driven pulley. Dito sa bandang front pulley, ang pyesa niyan mga sir is naglalaman ng flyball, slider, meron siyang bushing, meron siyang backplate, meron siyang drive base, and then pulley. Yun yung mga parts na binanggit ko na nakakabit dito sa may front pulley area. Sa rear pulley assembly naman mga sir, is dito matatagpuan yung clutch bell, clutch lining, center spring, clutch spring, torque drive. Yung torque drive is kinukompos ng male and female torque drive. So dyan matatagpuan yung assembly na binubuo ng rear pulley natin sa bandang hulihan. And then yung nasa gitna niya mga sir is meron siyang B-belt o automatic belt na tinatawag. So ayan yung kinukompos ng panggilid natin. Itong panggilid ng motorsiklo natin ay tinatawag ditong low RPM tsaka high RPM. Kung mapapansin nyo sa video, yung position ng belt natin masyadong mababa ditong banda sa may front pulley area o kung saan nakalagay yung drive base tsaka pulley. Iyan yung position niya once na naka-stop yung motor mo, nakapatay, or naka-minor ka, hindi ka nagsislinyador. And then makikita nyo naman sa bandang torque drive o clutch bell natin na nakalabas siya, no? Kung hindi man nakalabas, medyo makikita mo yung belt na nasa ibabaw pa siya, no? So ang tawag natin dyan mga sir is low RPM. Ibig sabihin ng RPM is revolution per minute. Ayan yung pinakang mababang gear ratio or takbo ng ating motorsiklo. Ngayon mga sir, ang principle ng CVT o panggilid natin, pag tayo ay bumirit ng motorsiklo, may tinatawag naman tayong high RPM. So yung high RPM, ito yung pinakansagad na ibibigay niyang takbo o ratio sa panggilid natin mga sir, no? Sa high RPM, kung mapapansin nyo, yung belt tumataas siya sa bandang pulley and drive base. Yung position niya is tumataas, umaangat. And then sa bandang torque drive o driven pulley natin, pinipiga siya mga sir, no? Lumulubog yung belt sa may torque drive area. So yun yung tinatawag na high RPM, no? O yung mataas na pagrevolusyon ng ating motorsiklo. Ang bola ay nagbibigay ng low RPM tsaka high RPM sa ating mga scooter. So bali maikukumpara mo siya mga sir sa bicambyo na motorsiklo. Nakasalalay ang primera, segunda, tercera, kwarta natin sa ating flyball mga sir, no? Diyan mag-a-adjust yung takbo natin. So dito naman tayo mga sir sa panggilid tuning. Itong isishare ko sa inyo is based sa experience ko mga sir, no? So sa pagtutono ng panggilid mga sir, marami talagang ikinukonsidera yan, no? Napakahirap gawin dahil ayan yung tinatawag nila na kailangan mong mag-experiment. Mag-experiment ka kung ano yung babagay sa riding habit mo.
So halimbawa, racing style. Halimbawa, kargado yung motor mo. So yung panggilid mo is nakatono siya for racing. So meron namang pagtotono na klase ang gusto touring. Hindi masyadong maarangkada pero yung sapat yung power mo para umovertake, sapat yung power mo para umahon sa mga matataas na bundok. So paano nga ba tinotono yung mga ganyang style mga sir no? Based sa experience ko mga sir, kung stuck yung motor nyo, ibig sabihin stuck engine, stuck panggilid, huwag kayo lalayo sa stuck na timbang ng bola ng motorsiklo nyo. Halimbawa sa MIUI 125, meron stock na 12 grams ang MIUI 125. So kung magpapalit ka dyan mga sir is huwag kang lalayo ng masyadong mabigat, huwag ka rin lalayo ng masyadong magaan. Halimbawa ang stock na bolang mo is 12 grams and then pinalitan mo lahat ng 9 grams straight. Ang mangyayari sa motorsiklo mo is tataas yung RPM niya. So ang principle nitong mga sir is mas magaan na bola, meron na siyang high RPM kaagad na binibigay o power. Which is okay naman mga sir no. Problema lang dito mga sir, pag nagpagaan ka ng bola, halimbawa sa MIUI 125, ang stock na bola mo is 12 grams, nagpalit ka ng 9 straight grams, pinapatay niya mga sir yung gitna niya tsaka dulo. Doon pa lang sa unang pagbira mo ng silinyador, naibigay niya na doon yung counting power o naibuhos niya na. Kung magbibigat naman ng bola is hindi rin masyadong advisable. Kung stock mo is 12 grams, gagawin mong 14 grams, 15 grams. So hindi na siya nakatono sa panggilid natin. So pag nagsilinyador ka, sobrang delay naman yung mararamdaman mo. Alos wala ka ng arangkada. Kailangan mong maglagay pa ng maraming gas bago siya umarangkada mga sir no. So ang tip ko sa inyo mga sir, kung kayo is stock engine, huwag kayo lalayo sa pinakamalapit na stock size ng bola nyo. So mas prepared ko, mas maganda stock bola pa rin kayo. Sa pagmimix ng bola is halos same principle din yan. Magmix ka or magpartner ka ng bola, basta makuha mo isang timbang, iisa lang din yun mga sir. Basta same lang din pag kinumpute mo, halimbawa tatlong 9, tatlong 11, so isa lang yun mga sir no. Isang sukat lang yun ng straight 10. So bakit hindi ko nare-recommenda na magpalit ng mas malayo na timbang ng bola? Yung stock na flyball, yan ang pinakamalapit o pinakamagandang tono niya para sa stock clutch spring tsaka stock center spring. So next mga sir is dito naman tayo sa drive base and pulley. Sa pagtotono ng drive base and pulley mga sir, so ito yung isa sa maire-recommend ko dahil ito yung setup ko at ito yung masasabi kong pinakamatipid, hindi magastos pero bibigyan ka ng mas magandang performance. Dito sa pulley set at drive base mga sir, recommend ko na magpalit kayo. Kung magpapalit din lang naman kayo ng bola, samahan nyo na ng drive base at pulley para mas maramdaman nyo yung performance mga sir no. Any brand recommended ko basta maganda yung pagkakatabas niya. Ibig sabihin ng pagkakatabas niya yung pagkakadegree ng angle niya no. I recommend yung mga kilalang brand mga sir gaya ng mga MTRT, JBT, RS8. So marami pang iba. Nire-recommend ako to mga sir dahil dito mo mapapabilis yung pagkuha ng 100 kph mo. Dito kasi sa mga racing pulley, kapit na kapit ka agad yung belt mo hanggang sa pagsilinyador mo, angat na angat ka agad. Kaya kung mapapansin nyo mga sir no, maraming video sa YouTube na nagpapalit ng racing pulley set. Sa pagpapalit dito ng racing pulley mga sir is mararamdaman mo yung pagkakaiba niya. Kung sa stock na pulley set, makukuha mo yung 100 kph, makaka 19 seconds ka o 20 seconds for example. Pag nagpalit ka ng racing pulley set tapos tamang tono ng bola, yung 19 seconds bababa yan mga sir no, makukuha mo yung 100 kph mo sa 15 seconds lang. At ang kaibahan pa rito mga sir, kung maswerte-swerte at talagang maganda yung pagkaka-break-in period ng motorsiklo mo, magigain ka pa ng top speed pero kaunti lang mga sir no.
Ngayon, dito sa panggilid natin mga sir, ang inex natin yung clutch spring, tsaka yung center spring. Unahin natin mga sir yung sa center spring. Pag stock engine kayo mga sir, hindi ko nire-recommend na magpalit kayo ng center spring mga sir, no. Madalas ang tawag nila dito mga sir, pag kayo stock engine, nagiging maugong. Kumbaga, bigay ng gas, parang hindi ka umaabante, umuungol lang siya. Ibig sabihin kasi nun, yung power ng makina mo hindi sapat. Yung binibigay na power ng galing sa makina sa head ng stock, hindi niya na kayang pigain o nahihirapan na siyang pigain yung center spring na pinalit mo, no? Halimbawa, stock ng center spring ng Mio Sporty 800. So ginawa mong 1500. Hirap siya mga sir, no? Parang humihiyaw na yung motor mo, umiiyak na. Umaabante pero hirap siya. And then ang disadvantage pa nito mga sir, lalakas ka sa gasolina. Itong pagpapalit ng center spring mga sir is nire-recommend ko lang pag kayo is kargado. Kung hindi maiiwasan mga sir at gusto niyo talaga mag-try ng mas mataas na center spring na RPM, magtaas kayo ng kaunti lang. Halimbawa, 800 RPM, mag-try kayo ng 1000 RPM. Okay mga sir, next naman dito tayo sa clutch spring. So dito mga sir is pag nagpalit din kayo ng clutch spring na mas matigas, halimbawa stock clutch spring mo is 800 RPM, nagtaas ka ng RPM ng clutch spring mo, delay din siya mga sir, no? Nakadami ka na ng gas, hindi pa rin siya bumubuka. Hinihintay niya yung 1500 RPM na revolution mo bago siya bumuka o gumalaw. So ibig sabihin marami ka na nauubos na gas, hindi ka pa rin umaabante. So talagang hindi niya kayang pigain sa makatawid, hindi niya kayang pigain yung mas mataas pa na clutch spring mga sir, no? I recommend mga sir, pag stock engine kayo, mag-stay din kayo sa stock clutch spring. And then para naman sa mga kargado na motorsiklo, kahit lahat yan, lagyan nila ng 1500 RPM na matitigas. So kayang-kaya niyang pigain yun, gawing parang malambot dahil sobrang lakas ng ikot ng sigunyal niya. Malakas yung binibigay na power ng head niya, no? Ngayon mga sir, pagdating naman sa clutch lining at clutch bell, kung kayo may budget mga sir, pwede naman. Ang recommend ko, pagsabayin nyo, kung magpapalit kayo ng racing clutch lining, sabayan nyo na rin ng racing clutch bell, eterno nyo. Kung ang papalit nyo lang is clutch bell, tapos yung stock lining nyo, asahan nyo mabilis maubos yung clutch lining nyo na stock. Yung design nyo ng stock clutch bell, tsaka sa stock clutch lining, yung ganyang setup, dinisign yan para sa mas matagal maubos, mas matipid, at less gastos, less maintenance. Ang cons nga lang nitong stock ng clutch bell tsaka clutch lining is, yes, totoo, madragging yan pag hindi mo namimaintain nalilinisan. Sa panggilid natin is natural na talaga nagdadragging yan. Kahit anong scooter yan mga sir, dahil CVT type tayo o yung may belt ang motorsiklo natin, nag-iiba ang performance niyan mga sir, lalo na yung belt natin. Mas tumatagal, luminipis din yung belt, so nag-iiba yung performance niya, no? Which is normal naman mga sir, no? Nandyan yung pagpapalit ng parts. Pag pinalitan mo ng bago, so dun nawawala yung dragging. So yun lang mga sir, no? Bali yun lang yung vlog natin ngayong araw. Sana nagustuhan nyo mga sir. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa akin channel. Maraming salamat sa panonood mga sir at ride safe sa lahat.